na ang Pangulo. Lampas bewang na yung tubig. Pero ito na ang marawi ngayon. Narito na ang mga balitang dapat niyong malaman. Magandang gabi. Ako si Ato Maraulio. Ako naman si Maki Pulido at ito ang State of the Nation. Mas tumindi pang mga pagbaha sa ilang probinsya dahil sa hanging habagat. Sa Oriental Mindoro, pahirapan ang pag-rescue sa mga natrap na residente sa Nauhan kung saan hanggang bubong ng bahay ang baha. Sa Antique naman, isang barge ang sumadsad sa lakas ng hangin. May report si John Consulta. Walang sinayang sandali ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard nang suungin ang baha sa barangay Aurora at barangay Mulawid sa Nauhan, Oriental Mindoro. Sa tulong ng taling gabay, isa-isa nilang inlikas ang mga residente na karamihay mga bata. Sa inisyal na datos, 35 ang nailigtas. Sila raw yung mga inabutan na ng tubig sa kanilang mga bahay. Dito po tayo ngayon sa barangay Mulawin. Papasok po ng barangay Inarawan. Napakalakas po ng... May mga natrap din sa iba pong mga barangay. Sa tindi ng ragasa ng baha, kahit mismo mga rescuer, nalalagay sa panganib. Hindi ko kaya kasi pag binaba natin dito pa lang, para ano din kami. Pero sa kabila ng delikadong sitwasyon, may ilang pamilya raw na ayaw pa rin mag-evacuate. Paano? Ang lakas ng agos! Ayan, ako may nahingi ng tulong. Sa barangay Aurora 5 naman, hanggang bubong na ang tubig kasunod ng pag-apaw ng ilog at irigasyon. May mga nagpapasaklolo na. Kuha naman ito sa San Andres Romblon kung saan pinagtulungang itawid ng ilog ang isang pasyente. Ayon sa Kabaligat Civicom, nakatanggap sila ng tawag na isang babaeng may high blood ang kailangan dalhin sa ospital. Sakay sa makeshift stretcher, dahan-dahan siyang dinala ng rescuers na sumuo sa hanggang bewang na tubig. Hanggang sa makarating sa ambulansya na nag-aabang sa kalsada. Binayon naman ang napakalakas na hangin ang dalampasigang ito sa Sipalay City, Negros Occidental. Pinaalalahanan na ang mga... Isang dambuhalang barge naman ang sumadsad sa Antique. Naputol daw ang towing line sa tugboat dahil sa malakas na hangin at alon. John Consulta, GMA News. Inaasahang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility ngayong gabi o bukas ng umaga ang bagyong Fabian. Pero magiging maulan pa rin sa weekend. Huling namataan ng bagyo sa layong 540 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. May lakas ito na hangin na 150 kilometers per hour mula sa sentro at may pagbugsong 185 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo ng pahilagang kanluran papuntang China. Sa ngayon, nakataas pa rin ang tropical signal number 1 sa Batanes. Patuloy namang palalakasin ng bagyong Fabian ang hanging habagat. Sa Luzon, heavy to intense rains ang inaasahan buong weekend. Makakaranas sa malalakas na pag-ulan lalo na sa hapon ang Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mindoro at Palawan. Posible rin ang pagbaha at landslide. Buong weekend namang uulanin ang Metro Manila. Posible rin ang malalakas na pag-ulan sa Western Visayas at may pag-ulan din sa nalalabing bahagi ng Visayas lalo na sa hapon dulot naman ng thunderstorm. Kaya maging I am ready sa banta ng baha at landslide. Mababa naman ang tsansa ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao sa umaga, pero pagdating ng hapon, merong ulan na sa ilang bahagi tulot ng thunderstorms. Matapos makumpirma na may local transmission na ng Delta variant ng COVID-19 sa Pilipinas, isinailalim muli sa general community quarantine with heightened restrictions ang Metro Manila. MECQ naman sa Bukidnon matapos ma-expose sa Delta variant case ang mahigit 100 tao. May report si Lay Alves. Hindi akalain ni Roselyn na magpopositibo siya sa COVID-19 ilang araw matapos ipagdiwang ang kanyang kaarawan kasama ang mga kaopisina noong Marso. Hindi naman daw kasi nagtagal ng isang oras ang kanilang selebrasyon sa office pantry, pero may kantahan at kwentuhan habang kumakain. I felt safe
Wala namang, kasi at that day, wala namang may sakit sa amin. Kami-kami lang naman din talaga yung nasa pantry na yan. So same people. Ngayon, mas maingat na raw si Roselyn. Ayon sa isang infectious disease expert, hindi advisable na magtipon-tipon ang mga magkakaanak o magkakaibigan na hindi nakatira sa iisang bahay. Marami pa rin tayong mga kasamahan na hindi pa nabakunahan. Okay? So mataas pa rin ang risk ng transmission. So pwede pa rin magka-clustering ang cases sa buong opisina. Then pag umuwi yan sa bahay nila, pwede mahawaan nila yung mga relatives nila. Pagi ni Dr. Solante, gawin munang virtual ang mga selebrasyon. Mahalaga lalo ngayong kinumpirma na ng Department of Health na may local transmission na ng Delta variant sa Pilipinas. May hawahan na sa mga local cases o yung mga hindi galing sa ibang bansa. May clustering din daw ng mga kaso sa Northern Mindanao at Antique. We were able to establish the linkage. Nakita natin na meron po tayong mga onward transmissions coming from returning overseas Filipinos. Meron din tayong nakita na yung cluster of infections ng pamilya ay nanggaling no, sa isang tao na pumunta sa kanila. Sa 47 kaso ng Delta variant sa bansa, 18 ang hindi bakunado, 2 ang fully vaccinated at 4 ang naka-first dose na. Inaalam naman ang vaccination status ng 23 iba pa. Hindi dinetalye ng DOH kung ano ang kondisyon ng mga bakunadong tinamaan ng Delta variant. Naitala sa 5 rehiyon ng local cases ng Delta variant. Binawi naman ng DOH ang inulat nila kahapon na may local case na sa Bicol Region. Para maiwasan ang pagkalat ng Delta variant, kasama sa mga inilagay sa GCQ with heightened restrictions ang Metro Manila, bawal na uli ang paglabas ng mga edad 5 to 17 years old. At ang pag-operate ng mga gym, indoor tourist attractions at mga venue para sa meetings at conference. Ang indoor dining na dati ay hanggang 50% capacity, 20% lang muna ngayon. Hanggang 50% capacity pa rin ng outdoor dining. Balik 30% capacity naman ng mga personal care services gaya ng salon, parlor at beauty clinic. Sa religious activities, kabilang na ang kasal, binyag at burol, balik 10 to 30% capacity mula sa 30 to 50% capacity noon. Mga authorized persons outside of residence o upward lang ang papayagang mag-interzonal travel o yung pagbiyahe mula sa GCQ with heightened restrictions papunta sa mga lugar na may mas mababang quarantine classification. Ang Bukidnon naman, isinailalim sa mas mahigpit na MECQ matapos magpositibo sa Delta variant ang isang OFW mula Kuwait na umuwi roon at ma-expose sa kanyang ilang kaanak at mahigit 100 attendees ng isang programa na dinaluhan ng OFW. Maigting ding binabantayan ang mga pantalan at paliparan. Simula July 25 hanggang katapusan ng Hulyo, kasama na ang Malaysia at Thailand sa mga bansang may travel ban dahil sa Delta variant. Para naman sa mga fully vaccinated na manggagaling sa mga bansang nasa green list o yung mga low risk dahil sa mababang bilang ng COVID cases, tuloy pa rin ang mas maigsing 7-day quarantine. Dahil apektado sa mga paghihigpit, nananawagan ng mga negosyante na sana ay pabilisin pa ang pagbabakuna. Leigh Alves, GMA News. All systems go na ang iba't ibang ahensya para sa ika-anim at huling State of the Nation address ni Pangulong Duterte sa Lunes. May hamon naman sa Pangulo ang kanyang mga kritiko. May report si Joseph Moro. Lansyado na raw ang lahat para sa huling State of the Nation address ni Pangulong Duterte mula sa magiging takbo ng event hanggang sa listahan ng mga dadalo. Nasa 400 ang inaasahang pisikal na makakadalo pero kailangang negative sila sa COVID test. Yung iba via Zoom na lang eh. Via Zoom, si GMA, si Ma'am GMA nag-confirm na dapat si wala tayong physically pero nag-ano siya, nag-via Zoom na lang. Inintay lang namin yung kay, ano, yung kay President Erap kung pero baka via Zoom na lang talaga yung iba, karamihan. Si Ma'am Lenny, nag-confirm siya via Zoom na siya. Ang Presidential Security Group o PSG, maayo pa lamang daw ay nagplano na para sa huling sona ng Pangulo. Nagsagawa sila ng simulation exercise para masuri ang kahandaan ng mga ahensya na katoka, hindi lamang sa seguridad ng Pangulo kundi maging sa pagpapatupad ng health protocols. Kasado na rin ang kilos protesta ng ilang grupo bagamat walang kasiguruduhan kung mabibigyan sila ng permit para makapag-rally. Tatlong araw bago ang SONA, may hamon si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio kay Pangulong Duterte. Sabihin niya lang, wala namang mawawala sa kanya. Susunod ako sa saligang batas, bawal ang mga Chinese fishermen mangisda sa ating exclusive economic zone. Napakadali gawin yan.
May bira rin siya sa COVID response ng administrasyon. Inaasahan ng marami na isa tayo sa mga mahuhuling makabangon muli sa pagbagsak ng ating lipunan. Ito'y nanghulugan patuloy na pagtaas ng kawalan ng trabaho, kahirapan at gutom sa Pilipinas. Tingin ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales, trahedya ang hindi agad pag-aksyon ng gobyerno noong nagsimula ang pandemya. Sa halip na higpitan ang pagbibiyahe ng mga dayuhan patungo sa Pilipinas noong 2020, ito'y iniiwasan dahil sa ating diplomatikong ugnayan sa China. Dahil dito, sa halip na isolated containment ng sakit, malawakang lockdown ang pinatupad. Wala pang sagot ang Malacanang kina Carpio at Morales. Pero ayon sa dating aide ng Pangulo na si Senador Bongo, prioridad ng Pangulo ang paglutas sa krisis at makikita raw yan sa ipapanukalang budget ng bansa. Dagdag ni Go, ang taong bayan ang dapat humusga kung natupad ba ng Pangulo ang kanyang mga pangako sa mga nakaraang SONA. Joseph Morong, GMA News. Sa Setyembre, inaasahang mag-aanunsyo ang One Sambayanan Coalition ng kanilang pambato sa Election 2022. Anila, iisa lang dapat ang pambato ng oposisyon sa pagkapangulo para matalo ang magiging kandidato ng administrasyon. Si House Speaker Lord Alan Velasco naman inihayag ang suporta sa Duterte-Duterte tandem sakaling matuloy ito. May report si Rafi Tima. If the opposition is fragmented, if the opposition has two or more candidates, then the opposition will have a hard time defeating the candidate of President Duterte. Unified opposition ang panawagan ng grupong Isang Bayan habang papalapit ang certificate of candidacy filing sa Oktubre. Sometime in the later part of September, we may be able to announce the candidates of Isang Bayan. Si Senator Ping Lacson na nag-anunsyo ng tatakbo sa pagkapangulo, hindi na raw makakasama sa pagpipilian ng kanilang grupo. Manunumpa na bilang miyembro ng Partido Reforma si Lacson na makailang beses na tumakbo bilang independent candidate sa mga nagdaang eleksyon. Posible raw makipag-alyansa ang Partido Reforma sa Nationalist People's Coalition na pinamumunuan ni Senate President Tito Soto. Si Soto ang makakatambal ni Lacson sa eleksyon 2022. Yes, magiging member siya at sana ay maging officer din ng partido. Oo, yung Partido Reforma at saka yung NPC, no? Malaki ang possibility na magkaroon ng alliance yung dalawang partido in supporting yung national candidates from the president, vice president, senators. Tapos yung mga local officials kasama rin dyan. Ang isa naman sa mga nominee ng Isang Bayan na si Vice President Lenny Robredo, pinag-iisipan pa raw kung aling posisyon ang tatakbuhan niya. Ngayon pa lang, may grupo ng nananawagan sa publiko na suportahan si Robredo sa presidential elections. Alam natin na hindi mataas yung numbers natin sa survey. Marami tayo mga supporters na nagsasabi kung yung pag-VP mo nga nag-umpisa kang 1%, pero kinaya mo, pwede namang kayanin pa din ngayon, pero ang daming factors na kailangan i-consider. At yung pagpipresidente, hindi yun madali. Kasi kailangan meron kang resources, kailangan yung organization mo maayos. Sa panig naman ng administrasyon, patuloy na usap-usapan ang posibleng kandidatura ni Davao City Mayor at Presidential Daughter Sara Duterte. Si House Speaker Lord Alan Velasco, susuportahan daw si Mayor Sara at ang amang si Pangulong Duterte kung tatakbo itong bise. Excuse is not enough. That's why nagbanggit po ako ng statement before na if ever Ma'am Inday decides to run as president, dahil po sa pagkakilala ko sa kanya, yung kanyang pagiging competent as a leader, talaga pong full support po tayo kay Ma'am Inday Sara. Bumisita naman sa Caloocan City si Taguig Representative Alan Peter Cayetano. Nauna niyang sinabi na pinag-iisipan niyang tumakbong Pangulo sa 2022. Gusto raw niya maging running mate si later Representative Lucy Torres Gomez. Tinanong na daw niya ang kongresista pero sinabi raw nitong hindi pa niya ito iniisip. This next few weeks, I'm really assessing and discerning. Isa pong maghuhudyat talaga sa akin na tumakbong Pangulo ay kapag ka hindi pinansin po yung 10K ayuda, not only in the 2022 budget and not only for 2021, but for the next 3 to 5 years. Rafi Tima, GMA News. Isang bahay ang gumuho at tinangay ng rumaragasang baha sa Turkey.
Sa Nevada, USA naman, buong tapang na sinuong ng mga bombero ang wildfire para mailigtas ang mga buhay at ari-arian. Yan at iba pang balita abroad sa report ni Mark Salazar. Bumigaya tuluyang inanod ang isang buong bahay na yan sa Arhavi, Turkey. Ayon sa mga report ng local media, walang nasaktan sa insidente. Pero sa ibang bahagi ng Arhavi, isa ang napaulat na nawawala. Hindi bababa sa 400 ang kinailangang ilikas dahil sa matinding pagbaha. Noong nakaraang linggo lang, 6 ang napaulat na nasawi sa baha sa probinsya naman ng Rize. Sa Nevada, USA, sinuong ng isang bombero ang wildfire para maisalba ang mga kabahayan. Noong July 4 pa sumiklab ang sunog dahil daw sa pagtama ng kidlat. Ayon sa U.S. Forest Service, umabot na sa mahigit 50,000 hektarya ng gubat ang nasunog. De la distinta diputada. Nagkagulo naman ang mga mambabata sa civil Spain. Ang sala rin sa kaguluhan, isang daga na nagtatakbo sa gitna ng sesyon. May mga nagtilian at napatakbo papalayo sa kanilang upuan. Hindi sinabi sa ulat kung anong nangyari sa daga, pero natuloy rin ang sesyon. Señoría, por favor, tranquilidad. Mark Salazar, GMA News. Nahuli na ang umano'y blackmailer ng American actress na si Bella Thorne. Naaresto si Joseph O'Connor sa Spain at kinasuhan ng extortion at cyber stalking. Nagpasalamat naman ang dating Disney star sa Federal Bureau of Investigation na hindi raw tumigil sa paghahanap saan niya'y nagpahirap sa buhay niya. Para matigil ang pagbabanta ng hacker na ilalabas ang kanyang topless photo noong 2019, ang aktres na mismo ang nag-post nito. Ginawa niya raw ito para ipakitang walang sino man ang pwedeng kumontrol sa kanya. Ilang araw nang binabaha ang malaking bahagi ng Metro Manila dahil sa walang tigil na pag-ulan. Nagpaalala pa sa sitwasyon o nagpalala pa sa sitwasyon ang mga basurang bumabara sa mga daluyan ng tubig. Kaya mungkahin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA paglinisin na ang mga nagtatapon ng basura kung saan-saan. May report si Salima Refran. Hindi na makita ang bahaging yan ng Alabang Zapote Road kagabi dahil sa baha. Ang ilang motorista takot lumusong sa baha. May ilang sasakyan nang tumiri. Ang ilang motorsiklo isinakay sa balsa para maitawid. Pero may ilan ding naglakas loob na lumusong. Ang taxi driver na ito, inabot na raw na mahigit isang oras sa tulay, kakahintay na humupa ang baha. Walang kita sir, pagka ganyan, dahil di ka naman makapagsakay, lalim eh. Humigot po ako kasi traffic, hindi po makadaan, nasisiraan po lahat ng sumusubok. Pauwi na sana sa Cavite, doon ikot. O di kayo doon dito, kaso malalim eh. Nagmistula namang ilog ang ilang bahagi ng Aguinaldo Avenue sa Bacoor, Cavite. May mga gumawa na nga ng improvised balsa dahil hindi makadaan basta-basta mga sasakyan. Sa Taft Avenue sa Maynila, halos abot tuhod ng baha. Naglagay ng sandbags ang ilang establishmento. Sa tapat ng PGH, malalim din ang tubig. Tiniis na lang ng ilang frontliner ang baha, makauwi lang. Wala na pong choice. Ilang residente naman ang inilikas dahil sa pagbaha sa Barangay Masambong at Barangay Silangan sa Quezon City. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Marami rin ang na-stranded kanina dahil baha ang kalsada. Hanggang gabi, maraming motorista ang naperwisyo. Sa kabila naman ng baha, nagpumilit pa rin na dumaan sa kalsada ang ilang motorista. Nang sandali namang umaraw kanina, nagkumahog sa pagtatanggal ng mga bara sa drainage ang MMDA at DPWH. Sandamakmak na basura ang nakuha maging sa pumping stations sa Metro Manila. Gusto tuloy ipanukala ni MMDA Chairman Ben Hurabalos na paglinisin bilang community service ang lahat na mahuhuling nagkakalat o hindi nagtatapon ng wasto ng kanilang basura. Paglinisi kaya ka tala 5 oras ng kanal, kunin mo lahat yan, tanggalin mo sa kanal para mahalin mo mismo yun. Binahari ng malaking bahagi ng Makabebe, Pampanga dahil sa pag-ulan.
As of 4 p.m., 36 na barangay sa Pampanga ang lubog sa baha. Mahigit 5,000 pamilya o mahigit 26,000 individual ang apektado. Sa Makabebe, aabot na sa mahigit 8 milyong piso ang halaga ng pinsala sa mga palaisdaan. Sa Lima Refran, Jimmy News. Sa mga gumagawa ng bucket list para sa panahong pwede na muling bumiyahe, isama nyo na ang Siargao Island. Pasok ito sa 100 World's Greatest Places of 2021 ng Time Magazine. Isa ang Siargao Island sa mga paboritong puntahan ng mga surfing enthusiasts at beach lovers dahil sa malinaw na tubig, puting buhangin at naglalakihang alon. Kahanay ng Siargao Island ang iba pang naggagandang tourist destination sa mundo gaya ng Siem Reap sa Cambodia, Athens, Greece at Osaka, Japan. Ayon sa Time Magazine, bukod sa nakakamanghang tanawin, isa rin sa isinaalang-alang nila ang kakayahan ng mga tao at negosyo na mag-adapt sa kabila ng pandemya. Ang matagal na pag-upo dahil sa trabaho pwedeng magresulta ng pangangalay at pananakit ng likod ayon sa mga doktor. Kaya ang ilang team bahay habang nagtatrabaho, may naisip na solusyon riyan. Silipin natin sa report ni Von Aquino. Hi, this is Alka from QA Flyer. How may I help? Mahigit isang taon ng work from home ang BPO employee na si Athalie Zabalia. Sa kanyang daily 8-hour work, ngalay daw ang kalaban niya. Usually sumasakit sa totoo lang yung balakang ko or yung likod ko. Nangangalay siya eh. So, ang nangyayari, parang hindi ako mapakali. Even nag-change po ako ng position, ganun pa rin yung feeling. Irritable pa rin. Kung minsan hindi raw siya makapag-focus sa trabaho, ang solusyon niya. After 15 minutes, tumatayo ako. Minsan tumatakbo ako dito sa garage ng bahay namin. Parang nakakagaan po sa feeling once na tumayo ako or tumakbo or lakad-lakad lang po ako dito. Kung ngawit ka na sa kauupo sa trabaho, alternatibo ang paggamit ng standing desk. Paliwanag ng orthopedic surgeon na si Dr. Byron Angeles, nababawasan ito ang pagkakaroon ng back pains. In ranking, no, pinakamababang disc pressures would be when you're lying down supine or nakatihaya. The next one would be nakatagilid, and the next to that would be standing up. So that's one benefit I think that will show na you decrease the disc pressure sa likod, and that actually benefits the decrease in the rates of developing low back pains for patients. Kung walang budget para sa standing desk, pwede namang mag-improvise. Maglagay ng mga cardboard o karton sa kung saan pwedeng ilagay ang laptop o computer screen. Ideally, yung standing table height that's around 1 meter. Or kung ano yung comfortable sa elbows mo, sukatin mo lang the height of your elbows, yung monitor mo, eye level siya. So walang strain sa likod ng neck, and then walang strain din sa arms mo. Sa mga marunong gumamit ng basic tools, pwede rin mag-do it yourself. Yung pinakasimple lang, from wood, yung tawag natin na S4S wood, ito yung isang mahabang wood. No? It's mga 1 inch or 2 inches na square na pwede mong i-cut sa desired height mo. Yung tabletop niya, plywood lang. Pero paalala ng doktor, hindi rin daw dapat nakatayo ng matagal. If you started off with your standing desk na nakatayo, after 30 minutes or an hour, you need to change din, no? yung manner of doing the work. So you can sit down, okay, for another 30 minutes to an hour. Hindi rin anya inirekomenda ang standing desk sa mga may pre-existing back pains, may spinal stenosis, at may varicose veins. Von Aquino, GMA News. Pinusuan online ang national costume ni Miss Iloilo sa Miss World Philippines. Ang kanya kasing outfit, original La Paz Batchoy inspired. Kumpleto ito sa noodles, karne, chicharon, itlog, may paminta at toyo pa. At syempre, mawawala ba yung lutuan para sa mainit na sabaw? At dahil swak nga naman, sa maulang panahon, ang mainit na La Paz Batchoy, nakuha ng costume ni Anne Roxelle Palmares ang atensyon ng netizens. Sa katunayan, kasama siya sa top 10 best in national costume na paparangalan sa Miss World Philippines Coronation Night. Imbes sa linggo, nireschedule ito sa August 8 matapos ibalik sa GCQ with heightened restrictions ang NCR.
Simula po Lunes, mapapanood na ang State of the Nation sa bago nating time slot. Alas 10:30 hanggang alas 11 ng gabi. At yan po ang mga balitang dapat niyong malaman. Sumasalamin sa katotohanan sa ating bayan. Para sa Pilipino, ako po si Maki Pulido. Ako naman si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMAnews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.